Mga kapuso, ang reklamo po ng mga nakilala naming mga taga Leyte, hindi pa raw nakakarating sa kanila ang mga relief goods. Ito po ang kanilang kwento. Dito sa Mactan Airport sa Cebu, itong C-130 na ito, lalapag tapos lilipad ulit. Buong araw siya ganyan. May dala siyang mga tropa na militar, PNP at mga relief goods galing Maynila dito sa Cebu, tapos papunta sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Mula sa Impapawid, natunghaya namin ang pinsala sa lalawigan ng Leyte. Pira sa gasolina, no? Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Ang mga tulay, sira din ang mga daan. Tapos, parado na mga sasakyan at iba't ibang mga kalat. Tulad yan, wala nang makaraan dito sa lugar na to. Papunta pa lang ito ng Tacloban at yung iba naman, papalabas at papalayo ng Tacloban. Ang nakikita niyo mga sasakyan na nakatigil ay patungong direksyon ng lungsod mismo ng Tacloban. Hindi na makausad. Panaka-naka dito may mga baradong mga daan. Mga sirang mga bahay, mga sirang mga poste, nakaharang. Kaya mga sasakyan nahihirapan na umusad. Ganito ang lakas ng hangin na may ilang oras humampas mula sa iba't ibang direksyon nung kasagsagan ng sungit ni Yolanda. Ito ang katedral. Malapit na ito sa sentro ng Tacloban. Hanggang ngayon, hindi pa rin makita mga daan. Yan, nakikita nyo ang tubig, mga daan dati yan. Ngayong nagmistulang ilog. Hanggang ngayon, may tubig pa rin. Nasa loob na kami mismo ng lungsod ng Tacloban. Wala pa kami nakikita kahit isang bahay dito na walang sira dahil sa super bagyo. Saan ka man bumaling, makikita ang mga inanod na sasakyan. Mga bahay na halos pundasyon na lang ang natira. Sa gasolinahang ito, napakahaba ng pila. Hindi na mga sasakyan, kung hindi mga tao. Epchin. Ito Chin. Isang barko. Iplip. Tignan ninyo ang mga tao. Kanya-kanyang hakot na nung mga karga nung barko. Na mga sakong puti. At talagang kalunos-lunos, Mel. At tulad nga na sinabi ko, yung mga bubungan, yung mula dun sa helicopter, eh siguro mga kalahating oras kami doon na papunta ron, baka masigit pa tumiikot kami. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala, na walang sira, Mel. Kaya ang solusyon sa problemang yan, Mike, ay talagang hindi lang iisa, no? Kinakailangan talaga malawakan din ang solusyon na isipin para dyan sa mga kababayan natin yan. Tayo, ano ba, mag-relief operations tayo, talagang tutulong hanggang sa kaya natin. Subalit, ang ganyang kalawak na pinsala, kinakailangan pagtulungan ng lahat, talaga ng lahat, sapagkat hindi ito makukuha ng ikangay pa band-aid lang. Dapat ito'y pag-isipan ng mabuti alam mo, kung paano ibabangon yung mga kababayan natin dyan. Mike? Oo. Alam mo, Mel, nung nag-cover tayo, di ba, meron tayong special coverage nung naging lindol sa Bohol. Uh-oh. Merong mga tao doon na may mga karatula na nakalagay, please help us. Uh-oh. Iba pala, Mel, yung pinapanood mo lang sa telebisyon o sa video, tulad natin, at iba pala yung pag ikaw mismo nakaranas, no? Nakakita ka nung katulad ng karatula. Hindi, actually, hindi karatula yun. Pinorma nila doon sa isang field nakalagay, please help us. Doon medyo, alam mo naman, Mel, sa dinami ng kinover natin, pati nung crew na kasama natin, hindi namin maiwasan, hindi kami medyo tamaan nung nakita namin yun mula sa helicopter, Mel. Walang kwan yan, walang pila yan. Basta na lang tinatapon yung laman ng barko, kanya-kanyang salo yung mga tao, tapos kanya-kanyang alis. Mike, nabanggit mo yung Bohol, Mike, no? Pwede bang maisingit ko lamang? Sapagkat baka akala ng mga kababayan natin sa Bohol ay nakalimutan na natin sila, no? Ha? Sa katunayan, ngayong araw na ito, kaninang umaga, Mike, isang volunteer structural engineer group, no? Ito'y binuo ng GMA Kapuso Foundation sa tulong po yan ng Association of Structural Engineers of the Philippines. Bali, 8 enhinyero, 6 mula sa ASEC at 2 mula sa GMA Kapuso Foundation.
ang sa mga oras po ngayon ay nasa Bohol na para tumulong sa pag-assess, pag-evaluate ng mga istruktura doon at nang sa ganun, sa lalong madaling panahon, makatulong na tayo doon sa Bohol sa mga sinalanta naman ng lindol. Pagdating naman dito sa ating mga kababayan dito, alam mo Mike, tayo ay nakapagawa na ng mga relief operations sa ilang lugar sa ating bansa. Bagaman ang sa Tacloban, ang ating ninaisan ay makapaghatid tayo agad ng tulong. Katunayan, sila Dani nga, no? May daladala na dun eh. Kaya lang, talagang winash out nung dumaan ang bagyo. Kaya ngayon ay meron tayong darating na mga relief goods dyan bukas at sa Wednesday. At talagang yun ay pagsisikapan na natin ihatid o ipamigay sa mga kababayan natin dyan sa Tacloban. Okay, Mel. At gusto nating paalam. Okay, gusto din natin paalam doon sa mga magbibigay ng tulong sa mga nasalanta sa pamamagitan ng GMA Kapuso Foundation na hindi lang po sa Tacloban mapupunta ang tulong dahil meron pong Ormoc, meron pong Rojas, meron pong Northern Cebu, dyan po sa may Balayan, meron po sa Calibo, hindi lang po sa Tacloban ganito ang mga eksena, mga kapuso.